Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tintera ng bayan! Bayan! What is your name? What is your name? Miss Jinkai! Yeah, ayan. Yung assistant ko. Name ng assistant ko is? What is your name? Jinkai! Yes, good job, okay? Ayan, yung assistant ko is gising pa. Ayan. So, okay, ayan, no? Magbabahagi lang po ako sa inyo mga kasari tungkol doon sa nangyari kanina. Ayan, muntik na nga po tayo. May scam sa GCash. Okay? So, Chica! Opo, muntik na tayo may scam. Muntik na tayong mawala ng 500 pesos. Peso! No? So, mga kasari, ikukwento ko po sa inyo kung ano yung nangyari kanina na kung bakit muntikan. No? Bakit muntikan na kumawala ng pera sa GCash. Okay? Actually, ano po ito? GCash transaction. No? So, kung meron po tayong mga SOP na sinusunod sa ating sari-sari store, yung standard standard process, no, kung paano natin chine-check yung mga transaction natin sa ating GCash. So ayun po, kailangan po nating sundin yun, no, hangga't maaari eh huwag po tayong mag-shortcut, 'di ba? Yan. So yung kanina nga po eh tanghali yun, no. So break time, 'di ba? Kasi tanghali, binibigyan ko rin naman yung sarili ko ng pagkakataon na kumain, ganyan. So, break time talaga. Pero, naka-open pa rin yung sari-sari store namin. Okay? So, noong time na yon, di susubo pa lang akong ganyan. Biglang merong tao po, pa-GCash. So, binitawan ko yung pagkain ko. Diba? Ayan, binitawan ko pa yung pagkain ko at nakipagharap muna ako sa customer ko kanina kung ano yung transaction niya. So, ayan. Opo. No, so ayan, magkaka-shout daw po siya ng worth 500 pesos. And then ang gawain ko po kasi ayan, tinatanong ko po yung reference number, no, yung transaction. And then dahil nga po eh medyo kakilala ko rin yung customer ko na yon, tsaka lagi po siyang nagpapa-GCash dito. Lagi siyang suki ko na talaga siya sa GCash. Diba, yung customer ko na yun. So naging panatag ako na okay yung magiging transaction namin. So hiningi ko yung reference number niya, and then sinusulat ko po talaga mga kasari. Ayan, every time na merong magka-cash out, cash out sa akin, eh sinusulat ko po, nilalag ko po dito sa aking notebook. Ay, mga cash out transaction lang naman, kasi kapag cash in okay na po yun. Gaya siya, kukuha rin siya ng notebook niya. Cool. Ayan. Cash out lang naman po yung sinusulat ko. Yung cash in, okay na po sa akin. Kasi medyo, ako naman yung magsisend ng pera sa kanila. So, yung cash ako out. Ako send! Opo. Yung cash out ang medyo, kasi magbibigay tayo ng pera dun, no? So, kailangan nakalag po yan. Yan, nilalag ko lahat ng mga cash out transaction. Transaction! Ayan. So, hiningi ko nga po yung reference number ng customer ko kanina. Then, sinulat ko po yung last 4 digit lang naman. Hindi ko na sinusulat yung buong reference number. Okay na po sa akin yung last... Excuse me. Yeah. Okay na po sa akin yung last 4 digit dahil madedetect ko na po yun sa aking GCash. Makikita ko na rin naman na po yun. So, yung last 4 digit and then yung amount and then yung pangalan ng tao. Okay. Opo. So, ayan. Yun po yung paglalag ko dito sa aking notebook. Yun yung mga sinusulat ko dito sa cash out transaction. Okay? Transaction. Yun. Hiningi ko lang po sa kanya. Then, sinulat ko yung last 4 digit na transaction, then yung amount, and then yung... Matulog ka na. And then yung pangalan niya, sinulat ko. Then, so, panatag ako kasi, suki ko siya talaga rito. So, panatag ako, sinulat ko lang. And then, pinagay ko po agad yung pera sa kanya na hindi ko chine-check sa cellphone ko doon sa GCash account ko. Diba? Yun, sinulat ko lang dito, and then binigay yung pera. Hindi ko po chine-check doon sa GCash account ko kung pumasok ba yung pera. Diba? So, ayan. Pero yung proseso po talaga ng pagtatransact ko sa GCash, sa cash out, is chine-check ko po talaga muna yung cellphone ko kung pumasok po ba yung kung may pumasok po ba na pera dun sa GCash ko, tsaka chine-check, huwag ka maingay anak, chine-check ko po, I love you too, ayan, chine-check ko nga po yung reference number. Ayan, chine-check ko po yung reference number na binigay nila sa akin, at ayan, tinitingnan ko kung tugma doon sa reference na na nandoon sa history. Sorry, mama. It's okay. Na nandoon sa history ng GCash. It's okay. Okay. And then sinusulat ko po talaga sa logbook ko.
yung mga transaction ng GCash out, ng cash out, diba? So yan, yung kanina lang talaga kasi palibasa nagugutom na ako, tsaka palibasa suki ko yung customer na yun, kilala ko siya. Kaya naging panatag ako na binigay ko agad yung pera, pero mali po pala talaga yun. Pagkabigay ko po sa kanya ng pera, di bumalik ako doon sa pagkain ko, kumain muna ako kasi nga nagugutom na talaga ako ng mga oras na yun, diba? Yan, kumain muna ako. And then after kong kumain, saka ko lang chinek yung GCash account ko doon sa cellphone ko, yung history, saka ko lang siya chinek kung meron nga ba yung transaction na yun, diba? So, buti na lang din po at sinulat ko yung transaction number at yung amount. Buti na lang talaga nakasulat, nakalag. And then, chinek ko, walang pumasok, wala po yung transaction na yun, wala po yung reference number na yun sa history ng GCash ko. And then, ganito ang ginawa ko. Dahil suki ko siya, opo, meron na siyang number dito sa cellphone ko. Kasi minsan nagte-text po siya sa akin about sa... Ayan, minsan kasi nagte-text po siya sa akin ng reference number. And then pupunta na lang siya dito para kunin na lang agad, no? So, kaya meron po siyang number dito sa cellphone ko, sa inbox ko. Kaya tinext ko siya agad. At tinawagan ko pa talaga siya. Wala akong load na pantawag. Nag-load ako para matawagan siya. Ayan, tinawagan ko po siya. Pero hindi niya ako sinasagot. Tinawagan ko siya, tinext ko siya. Inulit-ulit ko lang po yun. Basta tinawagan ko siya, tinext ko siya hanggang sasagutin na po niya ako. Ayan. Nag-reply siya sa message ko. Ayan. Sabi niya, pasensya na kasi hindi daw sa akin. Hindi daw sa akin na-send ng asawa niya. Hindi daw pala dito na-send yung GCash na yun. No? Ibig sabihin sa ibang tindahan sinend. May iba pa siyang pinagka-cash outan. Hindi lang pala dito sa sari-sari store ko. Okay? So, ayan. Sabi ko nga, pakibalik na lang po yung pera dahil hindi naman po dito yung transaction at saka wala po yung reference number dito sa history ng GCash ko, kaya pakibalik na lang po yung pera, pasuyo na lang po, please, salamat, sabi ko. Yun yung pakiusap ko sa kanya. And then nagreply siya na sabi niya, hindi pala daw baka hindi daw dito na send na asawa niya at sa ibang store na isend yung pera na yun, hindi dito. So, anong nangyari, buti na lang, ikakilala ko at na may meron siyang number na nakasave dito sa cellphone ko. Kaya, natawagan ko siya at naibalik yung pera. Sinend sa akin yung pera through GCash na rin. Doon sa napagsendan, doon sa kabilang tindahan, sinend na lang po dito sa GCash account ko, dito sa GCash number ko. Kaya, ayun, pumasok pa rin sa GCash ko. Kaya, buti na lang po, nag-check agad ng history ng GCash. No, bago pa tumagal or bago pa maging matapos yung araw, no, kung kinabukasan ko pa nalaman, naku po, baka hindi na naibalik siguro. Ewan ko lang, basta buti na lang chinek ko pa rin nung after ko na kumain. Kaya ayan, kaya mga kasari, kahit mga kakilala po natin, kahit basta yung GCash na yan, no? Kung ano yung patakaran natin kung paano tayo mag-transaction sa GCash, sundin po natin at wag po tayong mag-shortcut. Kahit maraming tao dyan, kahit na meron po tayong ginagawa, huwag na huwag po tayo mag-shortcut. Lagi po natin i-check sa GCash history po natin yung mga transaction. Okay? Lalong-lalo na po talaga ang cash out. So, lagi po natin i-check. Kung meron po magka-cash out, bago po magbigay ng pera, i-check muna yung reference number doon sa GCash account natin, doon po sa history natin, kung meron na po bang nadagdag na pera doon sa GCash natin bago po tayo magbigay ng pera. Okay? For security, mga kasari, kasi mahaba po or matagal po yung proseso na gano'n na pag-check sa GCash account natin bago po tayo magbigay ng pera sa mga customer natin. Pero kailangan po yun, kahit matagal, kahit mabagal, 'di ba? At least sigurado tayo at 100% na hindi at 100% po na sigurado tayo sa mga ginagawa natin. Okay? So, ayan, kahit matagal talaga, kahit mabagal, okay lang 'yan basta safe po tayo. Kaya kailangan advance po tayo mag-isip at proseso po talaga. Kailangan check natin sa history bago tayo magbigay ng pera sa ating customer, okay? At kung magka-cash in naman po, kailangan ibigay muna nila yung pera sa atin bago tayo mag-transact sa ating mga customer or bago po tayo mag-send ng pera sa customer, kailangan hawak na po natin yung pera nila. So yan, hanggang dito na lamang po. I hope nagkaroon po kayo ng idea at maging alert or aware po tayo sa mga ginagawa natin. Huwag po tayo mag
shortcut or kailangan sigurado po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Okay? So, yan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless. Happy selling. God bless. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Have a nice day. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. Bye-bye. God bless. Please subscribe.